Welcome po sa Dres TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong balita, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol sa Kim Pau at ihahatid ko sa inyo ang pinakabagong mga balita tungkol sa kanila. Kaya kung hindi kayo subscriber ng ating channel, pindutin nyo na ang notification bell at idamay na din ang bell button para manotify kayo sa mga bago at nagbabagang happenings tungkol sa Kim Pau. Narito ang mga dapat nyong malaman tungkol sa kanila. So unahin nating pag-usapan itong kaganapan po kahapon dyan po sa UP Diliman para po sa Glutasy na kung saan andyan dyan po itong si Kim Chu. So napakarami po pala talagang taong umattend and mga fans and supporters ni Kim Chu ang ando doon. And kung inyo mapapansin yung background po ni Kim Chu, ganyan po karami yung dami ng tao kahapon dyan po sa UP Diliman. And eto pa po ha, first 20 person lamang po talaga yung tinanggap ni Kim Chu para po makapagpa-picture sa kanya. Sabi nga dito ng isang fans, wow, merong matinding IG Reels na naman tayong mapapanood. Naku, sa dami gustong magpa-picture kay Kimi, talagang 20 lang allowed. Hindi nyo na or hindi niya na dinagdagan pa. Pero ang fresh ni Kimi, ibang-iba talaga kapag alagang Paulo. So, pinix na po ng Glutasy yung 20 person na pwedeng makapagpa-picture dito kay Kim Chu. Kasi kung pagbibigyan pa po nila yung iba na nakikiusap, eh meron at meron pong susunod dyan hanggang hindi na po matapos yung ganong scenario. So, paulit-ulit na lang kaya dapat 20 person lang. Kung ano lamang po yung ando doong nakalagay, yun lamang po ang susundin ni Kim Chu. So marami po ang kabataan na andyan-dyan sa UP Diliman and si Kim Chu din po ay nagbahagi ng mga nakaka-inspire na salita para po sa mga kabataan na umattend at dumalo sa event na yan para po sa Glutasy. And meron pa nga po akong video na nakita nitong si Kim Chu na kung saan ay nagulat po siya dahil sa kanyang narinig. Tinawag po kasi siya ng ilang mga fans at sinigaw po yung pangalan niya pero iba yung apelyedo. Sabi doon, "We love you daw, Kim Chu Abilino." Nagulat po si Kim Chu sa narinig niyang yan. And eto po yung mukha ni Kim Chu nung time na narinig niya po yan. Talagang napabuka yung bibig niya sa narinig niya na Kim Chu Abilino. So kung inyong natatandaan, nung umattend po siya dyan sa Korea, tinawag din siya ng ilang mga fans ng Kim Chu Abilino. So hindi lamang ito yung unang pagkakataon na nangyari at tinawag siya ng Abilino ng mga fans niya. So right after nang gulat nitong si Kim Chu sa narinig niya, syempre napalitan po yun ng ngiti and kilig. So sino nga naman pang hindi kikiligin? Eh, dinikit, diba, yung kanyang pangalan sa apelyedo po nitong si Paulo Abilino. So, yan po ang pangarap ng maraming fans, ang tawaging Kim Chu Abilino, itong si Kimi. No, kasi gusto na po talaga nilang makasal itong si Kim kay Paulo Abilino. Pero, ang payo ko nga lamang po sa inyo, wag natin masyadong madaliin ang mga bagay-bagay. Basta enjoy lang natin yung mga nakikita po natin kila Kim and Paulo dahil enjoy lang natin yung journey na yon. Kasi paparating at pupunta rin naman tayo doon. Diba? So samahan na lang natin sila sa joining kanilang tinatahak. So habang abala nga po itong si Kim Chu dito po sa Glutasy dyan sa UP Diliman, alam niyo po mga Kim Pau, mas ginawang busy na lang po ni Paulo Abilino ang kanyang sarili sa pamamagitan po ng panonood ng mga movie. Nag-movie marathon na lamang po siya and pinasa niya po yan sa GC kasama po ang mga fans niya. Pinakita niya po kung ano po yung ginagawa niya during busy itong si Kimi para po sa Glutasy. So behave na behave lamang po itong si Paulo Abilino habang abala itong si Kim Chu. No, ganyan po ang ginagawa niya. Unlike sa iba, diba, na pag-abala yung kapartner niya, gumagawa po ng halimbawa, sumasama sa barkada, gumigimik, pero ibahin niya po si Paulo Abilino dahil si Paulo Abilino nag-iisa
at nililibang ang kanyang sarili hanggang sa matapos na sa event itong si Kim Chu. So nakakatuwa, 'di ba? Kasi itong bisyo po ni Paulo Avellino ay para lamang kay Kim Chu. Ginagawa niya pong bisyo itong si Kim Chu. Kaya pag wala ito, edi gumagawa na lang din siya ng iba niyang pagkakaabalahan. Samantalang narito po ang good news mga kakimpaw. Si Paulo Avellino and Kim Chu ay magsasama po sa isang motor show. Para po ito sa 2024 Philippine International Motor Show, Kim Chu and Paulo Avellino present po yan. Dito po yan sa World Trade Center. So sabi nga dito, Kim Chu and Paulo Avellino are set to attend the 2024 Philippine International Motor Show on October 24 po yan, 2024. Catch them in person with their Hyundai cars at the World Trade Center CR Pasay City. If you want to attend the event, you can purchase your ticket here. So ayan po, pwede kayong makabili ng ticket para makita nyo po syempre itong si Kim and Paulo Avellino para po sa 2024 Philippine International Motor Show. Diyan po yan sa Pasay World Trade Center. And katunayan po niyan, itong isang fans, nagbahagi na po ng kanyang pag-purchase para po doon sa motor show na itong Kim Pao natin. Sabi nga dito, payment successful. Thank you for purchasing a ticket. We are excited to see you at the Philippine International Motor Show. Please claim your wristband at the online ticket counter upon arrival. So upon arrival po makukuha yung online ticket, okay, dyan sa counter. So yung regular pass ay 150 po nagkakahalaga. No, yun po ang kanilang bayad. Tapos syempre may convenience fee pa yan. So total of 173 pesos. Napakamura lang po mga kakimpaw, kaya kung kayo ay malapit dyan sa Pasay, sa World Trade Center, tapos gusto nyo pong makita si Kim and Paulo Avellino nako, ito na yung pagkakataon para i-grab nyo po ang pagkakataong ito. Okay, para makita nyo po si Kim and Paulo Avellino. Dahil for sure, marami naman pong mangyayari dito sa event na to, lalo't magkasama yung dalawa. Hindi po may iwasang may sabihin na naman ito sa isa't isa, lalo na po pag ito ay inodyokan, pag ito inasar ng mga co-host nila na ano doon sa event na yon, mga kakimpaw. So marami na pong excited sa event na to. Right after ng announcement nito, grabe, trending po agad ito sa Twitter na ngayon ay X. So ito po ay 4 October 24, 2024. Parang kung di ako nagkakamali, anniversary ito ng It's Showtime. Correct me if I'm wrong. So ibig bang sabihin nito, wala si Kim Chu dito po sa anniversary ng It's Showtime? Or baka naman magkaibang oras, no? So tingnan na lang din natin kung present po siya sa darating na anniversary ng It's Showtime for 15 years po nila. So paano mga kakimpaw? Hanggang dito na lamang po ang update natin at mag-usap-usap ulit tayo.